Y lo que me gusta es un poco de share con ustedes sobre el crispy chow mein Cantonese style o Chinese style. Kaya, panoorin nyo ako. Ito po yung ingredients: pork, onion, garlic, shrimp, and shallot. Sibuyas, isa-isahin nyo lang po ng konti. Haluin mo lang siya ng konti. Magdagdag ng mantika kung kinakailangan. Haluin mo siya ng mga 30 seconds. At ilagay ang baboy. Haluin mo ang baboy hanggang mag-golden brown. Lutuin ito hanggang mag-golden brown. Haluin lang po natin. Hayaan lang po natin siya na maluto po mag-isa para po na. At ito na po, ilagay po natin ang hipon at shallots. Yung po nakikita nyo po na nag-brown na siya, you make sure na yung pork po ay talagang luto na. At ihalo po natin ang mushroom at saka yung zucchini.
itong sauce na ito ay napakadali po nating gawin. Yung pang baboy po ay kailangan nyo muna mong pakuluin bago nyo po siya ipa-fry para po na talagang luto na at kailangan po natin siya kaluluin ng maigi. Ihalo po natin ang broccoli and bell pepper. At itong broccoli at kailangan po siyang i-blanch muna bago po natin igisa para po na sigurado na luto talaga. At lagyan lang po natin siya ng kunting tubig para po na hindi po siya natutuluyan. At ihalo na lang natin ulit. Halo-haloin lang. Sa pagluluto ng gulay, kailangan hindi po siya overcook. Hayaan po natin siyang lutuin sa 5 minuto hanggang ready na. At ito ay maghalo po tayo ng tubig at saka oyster sauce. Pampalasa po. Tagan ng konting chicken powder. At ang huli ay bok choy. Itong bok choy na to, kailangan po natin i-blanch bago po natin siya ihalo dito sa gulay. Ito na, ihalo na natin ang water mixture na may kasamang oyster sauce. Ito naman po yung tubig na may kunting flour or cornstarch. Pampalapot po siya. Yan,
kakalapit na ito maluto. Patakam-patakam. At ready na po ito. Pagkatapos ay sa isang maliit na small pan, kailangan po natin painitin po ito ng mantika para po na sigurado po talaga na maging okay po siya. At ilagay ang chow mein noodles. Yung kinakailangan, lagyan po natin siya ng mantika para hindi siya matutuyo. At balik pa rin natin. Hayaan mo ang noodles na maluto. Hanggang maluto po ito. Hanggang sa ilalim po niya ay magiging golden brown po siya. Huwag po siya masyadong overcooked kasi masusunod po. Kailangan po kung pagkain pa. Kung kailangan mo ng mantika, kailangan pwede nung lagyan. Wala ang apoy ay nasa medium at bayantayan na po natin maigi. Ito ang noodles na kailangan nyo siyang i-divide. Gagawin mo siya i-stir fry. Kaya na po magtutansya sa bawat isang tao. At ito po ay okay na siya. Kailangan natin ilagay sa ito. Tapos na ang chow mein sauce topping. Ito na po ang kinalabasan po. Chow mein noodles with sauce on the top. Ito na po siya ang kinalabasan. Ito na po. It's time to eat our dinner.